Ito ang nakakagulat, Senator Francis Tolentino naglabas na ng mga larawan na tila nagpapakita ng pagkasira ng Sabina Shore na tila kagagawan din muna ito ng China. Kaya Senator Jinggoy Estrada umaksyon na at uminungkahi na paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sa isang ngang balita ay tila kinundi na ng mga senador ang tila nangyayaring coral harvesting activity sa Rosal Reef, kaya nga mga senador ipinalagan ito at minungkahi na pwedeng maghain ng damages ang bansang Pilipinas sa laban sa kung sino man ang nasa likod ng paninira sa bakura ng bansang Pilipinas. Ipinakita din ni Tolentino ang kuhang larawan sa underwater shot sa Scuba Shore na kilala din bilang Sabina Shore na magkaiba ang kulay. Sa nakitang larawan ay tila wala ng kabuhay-buhay kumpara sa dati nitong anyong makulay. Hinala ng senador mukha di umanong may pinatong kung anumang materyales na kakaiba sa natura nitong elemento nung hindi pa durog ang mga bakura. Pinakita din ni senador ang larawan na tila pagdagsa ng mga dayuang barko sa Irogos Reef, kaya ayon sa nasabing senador ay dapat gumawa ng hakbang dahil sa mahalaga ang coral reef resources. Dapat di umanong mag-file ang case arbitration, pangalawa ng International Court of Justice patungkol sa pagkasira ng natural resources. Bagamat ay hindi pa kumpirmado kung China ba ang nasa likod ng pagkasira na nasabing coral reef, ngunit hindi maiiwasan na sila talaga ang pinaghihinalaan ng nasabing senador dahil na din daw di umano sa naging aksyon ng China sa pag-aangkin nito sa West Philippine Sea. Kaya Senator Jinggoy Estrada umaksyon na at nagmungkahi sa panahon na di umano ay para tumakpit o tumapik po tayo sa ating mga kakamping bansa para matulungan na marisolba ang isyong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Kaya banat pa na marami sa ating mga kababayan ay tila suntok kay Senator Robin Padilla ang ginawang panawagan ng mga ibang senador na humingi ng tulong sa ating mga kaalyadong bansa. Dahil kung ating matatandaan ay nagbigay ito ng isang pahayag na tila tutol ito sa presensya o presensya ng dayuhang militar sa West Philippine Sea na di umano'y magdudulot lamang ng tensyon at di pagkakaunawaan sa pagitan ng bansang Pilipinas sa China, na kaya naman natin na tayo lang, bakit kailangan pa natin ngayon na humingi ng tulong sa ibang dayuhan? Ngunit ang panawagan na ito ng ibang senador sa paghingi ng tulong sa mga kakampi nating ibang bansa sakali na ang mahukbong Amerikano ay tila hindi lamang sa pag-aangkin ng bansang China sa West Philippine Sea, kundi ang tila labis sa pag-aabuso ng China sa likas na yaman ng West Philippine Sea. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, hayaan natin ang mga matatalinong senador, huwag ka nalang sumali Senator Padilla, tama sila Senator Estrada, Senator Tolentino, inaabuso na ng mga China ang Pilipinas, tumahimik ka Senator Padilla para wala ng gulo. Tama na mag-ingay tayo mga Pilipino kasi bansa natin ang pinag-uusapan dito, mga karapatan natin na binabaliwala lang ang China. Lagi tayong tinatakot, sana naman magkaisa na tayo mga Pilipino laban kung laban na. Yan ang mahirap na walang natapos na kursong matino, banat ng banat na walang matinong edukasyon at puro pabida at parang nasa pelikula palagi. Pananalita na lang parang siga sa kanto, sensitibo ang mga usapin sa West Philippine Sea, baka hindi niya alam kung hindi maingatan gyera ang kahitatnan. Sana nga itong lesson na natutunan natin sa palalagay ng mga taong manunungkulan sa ating bayan, iwag na nating makalimutan at i-apply natin sa lahat ng uri ng botohan dito sa ating bansa. Kung minsan man silang nakalusot dahil nagkamali tayo sa pagpili sa kanila, siguraduhin na lang natin na di na ito mauulit pa. End quote. Isa na lang po. Sino po kaya ang pwedeng sumagot? Kung kasi po nung huli, tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo doon sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy palipad-lipad doon?
sir, we acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na ng US at Philippine Armed Forces na nandun doon sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano ang sinasabi po natin sa act of war? Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang. Ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng act of war. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong act of war? Pati ba paliwanag niyo sa amin? Arm attack po yung ano as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro po. Di ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. Sa maaligid-aligid yung sa organization po ng PLA Navy. Yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon. Pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. So, sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po. Huwag sa... Huwag natin ibahin ang international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Police nga lang yan eh. Police ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung sa kalila ho, hindi yung police karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung ano, Coast Guard, yung militia. Ay, tama po ito, under ninyo itong armed forces. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China. Opo. Awa. Talaga lang, ha? Papa, plato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what the military is doing. Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. Sabi, ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po niyo bang inaamin na hindi niyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin niyo po. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami, nangihingi kami ng suporta
sa pagpupulong, kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now, in terms of, may I add, Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, is a civilian. And it depends on how a country, the administration, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, huwag natin masyadong, ano, kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan pag-gera na. Huwag natin ibahin eh. Kasi ano na tayo eh. Ang hirap naman natin na ano eh. Para naman tayong ano yan eh. Eh, hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show. Sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng stand-off dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po ano to, pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services? Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? Kasama na natin sila? Nandyan na sila? Siguro gustong tukuyin ni Senator Robin na Yusek Madriaga. Kasi naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago. Dahil merong US aircraft na nag-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala, ang siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na ano. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Did we request the presence of the US aircraft there? May coordination po sa AFP but kahit po pala yung tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer? Anong coordination? Pwede pong tawagin si J3. Pero pwede pong sagutin po. Sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya yung trabaho. Medyo kami Amerikano o sinong ibang bansa po. Kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan, kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Yun lang po yung gusto namin i-manifest dito sa... Chairman, patutunayan ko po yun. Dahil ako, hindi naman ako Coast Guard. Hindi din naman ako, civilian lang ako. Pero nakapagdala ako ng supply doon sa yung. Opo, yun lang po. Kailangan lang po natin linawin talaga kung bakit may Amerikano doon. Yun lang po ang na gusto kong linawin talaga. Bakit handa na ba tayo doon sa usapin na naglagay na pumayag na tayo? Paano kung nagpalipad din ngayon ng dayuhan doon ng eroplano din nila? Ano po kayang reaksyon natin, Chairman? Ano pong magiging reaksyon natin kapag sila naman ang nagpalipad na doon? Nagpaliparan na sila doon. Tayo na po naipit sa gitna. Yun lamang po, Chairman. Kasi kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako eh. Nakita ko, sir, eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply dun. Yun lamang po. Maraming salamat po, Chairman. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinang at komento tukol sa video na ito, comment nyo yan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ng ito. Thank you so much po!